Makalipas pa ang ilang minuto, muli na naman silang nagkasagupa ng pinuno ng mga pispis. Sa puntong yan, ginawa na ni Tadag ang lahat ng kanyang makakaya, mapaslang lamang ang kalaban niya. Halos hindi niya yon tinantanan sa pag-atake hanggang sa dumating ang puntong napapailag na lamang ito sa kanyang bawat pagsugod. Puro depensa na lang din ang kayang ibigay ng kanyang kalaban, gawa ng masyado nitong pinangingilagan ang mutsa ng apoy at ang presensya ng kaptan. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi na naging mahirap para kay Tadag na daragin ang nilalang. Pagramdam niyang mahina na ang depensa nito, dali-dali naman niya yung sinugod habang patuloy na hinahataw ng latigo. Nang magkaroon na siya ng pagkakataon, buong lakas naman niya yung sinikmuraan, sabay tisod sa paa nito. Pagbagsak ng pispis sa lupa, agad naman niyang hinawakan ang dulo ng kanyang latigo at mabilisan yung ipinulupot sa leeg ng nilalang. Matapos niya itong gawin, humanap siya ng pagsasabitan ng kanyang armas upang madali niya itong maibitin. Ang naisip ni Tadag na paraan para kitilan niyo ng buhay ay sa pamamagitan ng sapilitang pagbigti dito upang maipakita sa iba pa nitong mga kasama na nagawa na niyang mapatay ang pinuno nila. Nagbabakasakali kasi siya na sa pamamagitan ng pagbigti sa nilalang na yon, mawawala ng lakas ang mga tauhan itong magpatuloy sa pakikipagdigma. Maya-maya pa, pag-angat niya ng katawan nito, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang hindi man lang naaapektuhan ang nilalang na yon kahit putol na ang dinadaluyan ng hininga nito. Bagaman kagat-kagat na ng bunganga nito ang kanyang dila na natiling nakatitig pa rin yon kay Tadag habang pilit na kumakawala. Pagbuka ng dalawa nitong kamay, bigla na lamang niyang naramdaman ang paghawak sa kanyang mga paa ng mga kalansay. Pagsilay niya rito, doon niya nasilayan ang limang bungo ng tao na pilit dumidikit sa kanyang paa. Sinubukan niya pa yung sipain papalayo pero nagiging usok ito sa oras na tinatamaan yon ng kanyang pisikal na katawan. Dahil sa pangyayari, napagtanto ni Tadag na maaaring panlilin lang lamang ng pispis ang kanyang mga nasisilayan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, ginawa niya ang lahat upang wag yung pansinin pero habang umaakyat ang mga kalansay sa kanyang katawan, hindi niya maipagkakailang totoo ang mga ito. Para mapatunayan ang kanyang haka-haka, walang pagdadalawang isip naman niyang hinawakan ang mga buto upang mapatunayan niya mismo na ang mga nilalang na yon ay totoo. Matapos niya yung mahawakan, bigla na lamang siyang napabitaw sa kanyang latigo na siyang naging sanhi upang makawala ang pinuno ng mga pispis mula sa kanyang pagkakadakip. Sinubukan niya pa yung habulin pero masyado nang mabilis ang pagtakbo nito. Sa pagkawala ng nilalang na yon, dahan-dahan namang naglaho ang mga kalansay na gumagapang sa kanyang katawan. Sa pagkawala ng mga panlilin lang, dali-dali naman niyang binagtas ang daan para hanapin ang kanyang kalaban. Habang umiikot siya sa baryo, panay naman ang pagsunggab sa kanya ng mga alipores ng pinuno ng mga pispis kung kaya't napilitan na siyang unahin ang mga ito. Habang nakikipaglaban si Tadag, hindi niya maipagkakaila ang lakas ng kalaban niya. Mapa-espiritual na aspeto o physical man, tapatan yung nakikipagtunggali sa kanya. Inakala nga niya noon, lahat ng mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon ay purong gabunan. Ang labis pang nagpahirap sa kanya ay ang mga natatanging abilidad ng mga pispis na nakakaharap niya. May mga nanlalason sa hangin, kumukontrol ng mga sigbin, at kung ano-ano pang mga kakayahan na minsan na niyang nasilayan sa ibang lahi ng mga aswang. Makalipas pa ang ilang minuto,
dahil sa dami ng mga dumarating na pispis, napilitan na siyang umatras. Galit na galit na noon si Tadag sa kadahilanang kung hindi lang sana siya nagpadala sa panlalaro ng nilalang na yon, maaaring napas lang na niya ang pinuno ng mga ito. Maya-maya pa, pagsilay niyang nasusukol na siya, agad naman niyang iwinasiwas ang kanyang latigo sa lupa, sabay tawag sa pinuno ng mga anggitay at tikbalang. Paglitaw ng dalawang nilalang sa kanyang tabi, bahagya namang tumigil sa pag-atake ang mga pispis na parabang hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang mga nasilayan. Doon din naunawaan ng mga nilalang na ang kaharap nilang antingero ay walang iba kundi ang pinuno ng grupong pumasok sa kanilang teritoryo. Dahil dito, maingat ang paglapit ng mga pispis kay Tadag upang masigurong hindi sila malalagay sa alanganin. Nang masipat naman niya ang pag-usad ng mga nilalang na yon, inabisuhan niya ang tikbalang at anggitay na huwag lumayo sa kinatatayuan niya. Malakas ang kutob ni Tadag, may binabalak ang mga ito sa kanilang tatlo. Upang mapigilan ang maitim na binabalak ng mga pispis, nagdesisyon siyang magkarga sa kanyang katawan ng aral ng Arkanghel. Habang nagsasambit siya ng mga buhay na kataga, unti-unti na naman niyang naririnig ang pagsipol ng diwata ng kamatayan sa kanyang isipan. Hindi naman niya yun gaanong binibigyan ng pansin sa kadahilanang di hamak na mas importante ang digmaan kumpara sa takot niyang nararamdaman. Alam din niyang mangyayari ang bagay na yon gawa ng ang karunungan ng mga anghel ay merong dalawang talim kapag ito ay ginagamit ng isang tao. Matapos niyang mag-ihip ng mga buhay na kataga sa kanyang katawan, agad naman niyang hinugot sa kanyang bewang ang nakapulupot na latigo. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng mga pispis, mabilisan naman siyang sumugod para paslangin ang mga ito. Maya-maya pa, wala na ngang nagawa ang mga nilalang na yon, kundi ang umatras. Ni isang aswang walang naglakas ng loob na pigilan itong si Tadag dahil sa lakas na kanyang tinatangan. Wala nang bumabangga sa kanya, kung hindi natitigal po ay nababaliw na lang bigla. Dahil sa pangyayaring yon, madali niya lang nalipol ang mga pispis. Pagsilay niyang patay na ang mga ito, agad naman siyang tumakbo papalayo para hanapin ang pinuno. Bagaman alam niyang lumalayo na siya sa kanilang grupo, hindi niya yun gaanong pinansin sa kadahilanang para sa kanya, magwawakas lamang ang digmaan kung mapapaslang na niya ang binata. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananakbo, narating na nga niya ang dulong parte ng baryo. Doon bumungad sa kanya ang siyam na katao kabilang na ang binatilyo na muntik-muntik na niyang mabigti sa kanyang latigo. Pagsilay niya sa mga ito, napangisi na lamang siya habang nagwiwika siya sa binata ng "Ba't ka tumakbo? Natutuwag ka na ba? Mukha yatang pinapatunayan mo lang ang sinabi ni Tandang Ibo kanina." Matapos namang marinig ng binata ang kanyang sinabi, umangi lang naman ito habang patuloy na nagmamasid sa kinaroroonan niya. Nang magkaroon na ito ng lakas para magsalita, sumagot naman yun ang, "Hindi karuwagan ng pag-atras paminsan-minsan. Ang katapangan, nakadepende yan sa sitwasyon." Kasabay ng pagwika nito, ay ang dali-dali naman itong pag-utos sa kanyang mga tauhan. Pagpalibot ng mga pispis sa kinaroroonan ni Tadag, na natili lang naman siyang nakatayo, naghihintay at maiging nakikiramdam sa paligid. Inabisuhan niya rin ang mga kasama niyang engkanto na huwag magpadalos-dalos sa kanilang mga naiisip na plano hanggat wala pa silang nakikitang banta mula sa grupo ng mga pispis. Dahil sa pangyayaring yon, halos inabot din sila ng ilang minutong pakiramdaman sa bawat isa.
pagsilay ni Tadag na unti-unti nang lumalapit ang mga kasama ng binata. Dahan-dahan naman niyang inilaylay ang kanyang latigo bilang paunang paghahanda sa kanyang pag-atake. Mas lalo ding pinag-igihan ng anggitay at tikbalang ang kanilang pagbabantay upang masigurong hindi sila malalagay sa isang alanganing sitwasyon. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nga nasilayan ni Tadag ang pag-atake ng isa sa mga kasama nito. Bago yung tuluyang makalapit sa kanyang kinaroroonan, nasipat niya yung mabilisang nagpalit ng anyo. Paglapat ng kanilang mga sandata, ramdam ni Tadag ang lakas ng nilalang na yon na halos doble ang puwersa sa torong kalabaw. Sinubukan pa siya nitong daragin papalayo sa mga kasama niyang tikbalang, ngunit nagawa niya yung mapigilan sa pamamagitan ng paggamit ng mutsa ng apoy. Inutusan niya rin ang kaptan na mangibabaw sa kanyang katawang lupa nang sa gayoy mas lalong tuminde ang kanyang pagramdam at liksi. Dahil sa ginawa noon ni Tadag, kung kaya't bakas naman sa pagmumukha ng mga pispis ang labis na pagkasindak sa kanyang abilidad. Kung noong una, purong pag-aatake lang ang ginagawa ng mga ito sa kanya, ngayon tila bang nagdadalawang isip na yung lumapit. Pagsilay ng kanyang mga kalaban na papalapit na siya, bigla naman yung nagsiatrasan habang naghahanda para sa sabay-sabay na pag-atake. Pagbigay ng hudyat ng binata, buong puwersa naman yung sumugod na siyang naging sanhi upang mapuruhan yon ng kanyang latigo. Sa paglapat ng kanyang armas sa katawan ng mga ito, kitang-kita niya ang paghihinagpis ng mga pispis dahil sa sakit na halos hindi nila maunawaan. Ang iilan sa mga ito namimilipit na parang ahas at ang iba naman napapakagat na lamang sa lupa na parabang yon ang kanilang pamamaraan para matakasan ang kanilang pinsalang natamo mula sa latigo. Matapos naman yung masilayan ni Tadag, hindi na niya binigyan ng pagkakataon ang mga alipores ng binata para makagante. Isa-isa niya yung pinaslang sa pamamagitan ng pagtarak sa puso nito ng kanyang punyal. Habang ginagawa niya ang bagay na yon, mariin naman niyang tinitigan ng binata para sindakin ito. Nais niyang maipadama sa pinuno ng mga pispis na kahit siya ay isang antingero, marami siyang pagkakahalin tulad sa isang demonyo. Nang mapaslang na ni Tadag ang lahat ng tauhan nito, agad naman niya yung nilapitan habang patuloy na pinagmamasdan. Pagsipat niyang ilang dipa na lamang ang pagitan nila, bahagya naman siyang napatigil habang nagwiwika sa binata ng "Wala namang namatay sa mga kasama ko. Mapapatawad ko pa itong ginawa mo kung sasang-ayon ka sa aking mga kondisyon. Sagutin mo lang ang lahat ng katanungan ko. Sa ganoong paraan, mapapatawad ko ang angkan mo. Malaya rin kayong makakaalis dito para makapamuhay ng mapayapa sa malayong lugar." Nang marinig ng binata ang kanyang sinabi, halos nakatitig lang naman ito sa kanya. Walang emosyon, nakatitig lang na parabang nag-iisip ng napakalalim. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang nasipat ni Tadag ang pagbabago ng anyo nito. Hanggang sa hindi naglaon, tumambad sa kanyang harapan ang isang matandang may kulukulubot ng balat sa katawan. Uugod-ugod na din ito at halos hindi na makatayo ng tuwid. Paggalaw ng matanda, napansin ni Tadag ang paglagas ng katawan ng binata. Sa puntong yon, hindi na niya maunawaan ang mga nangyari. Gawa nang sa isip-isip niya, papaanong nagkaroon ng dalawang pagkatao ang nilalang na yon. Naniniwala kasi siya, iisang balat kayo lang ng tao ang maaaring magamit ng aswang sa buong buhay nito. Kumbaga, magmula pagkabata, kinakailangan niyang maghanap ng angkop na wangis na maaari niyang magamit. Kapag nakapili na siya, hindi na yon maaaring maiba. Alam niyo ba, nasa paniniwala din ni Tadag na kapag ang isang aswang ay iniluwal ng ina nitong aswang din, walang anyo ang sanggol na lalabas sa sinapupunan nito.
May hahalin tulad mo ang sanggol sa isang malaking itim na uod. Sa ilang araw na pananatili nito sa ganoong estado, kinakailangan niyong bantayan ng mga magulang nito. Hanggat hindi nag-aanyong tao ang sanggol, hindi sila kakain. Wala din silang pakialam kung abutin man ang buwan ng kanilang sakripisyo. Sa oras na nasipat na ng mag-asawang aswang ang pagbabagong anyo ng uod, ililibot nila yun sa baryo para maghanap ng pagnanakawan ng wangis nito. Kapag nakahanap na ang bata, isang gabi lang magagawa na nitong makapagpalit anyo. Dagdag pa ni Tadag na kahit wala yung ginawang kakaiba sa pinagnakawan nito ng wangis, mamamatay ang taong yon. Hindi na yun aabutan ng isang taon, alinsunod sa sumpang tinatangan ng mga aswang. Matapos niyang masilayan ang pagpapalit anyo ng binata, dahan-dahan naman niyang ipinulupot sa kanyang katawan ng latigo. Paghugot niya sa hawakan nito ng libreta, agad naman niyang hinanap roon ang mga engkantasyon upang ipako at kulungin ang masasamang espiritu. Sa isip-isip kasi noon ni Tadag, may kaugnayan sa mga kaluluwa ang abilidad ng pinuno ng mga pispis. Ang pinagbasehan niya, ang dalawa nitong pagbabalat kayo. Habang nagbibigkas siya ng mga buhay na salita, nasisipat naman niya ang animoy unti-unting pagkabingi ng matanda. Sa bawat pagdiin niya ng mga kataga, ramdam niya ang pagkalas ng wisyo nito sa katawan. Isipin ninyo, 7 buhay na salita lamang ang binibitawan noon ni Tadag, ngunit nakapagtatakang labis nitong naaapektuhan ang nilalang. Dahil sa kanyang ginawa, napilitan na yung sumunod sa kanya. Habang umaatake ito, pansin na pansin naman ni Tadag ang pilit na pagwaglit nito sa libretang kanyang dala. Hindi naman niya hinahayaang makuha yon ng pispis sa kadahilan ng maaari nitong makontra ang kanyang usal sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kataga ng pabaliktad. Subalit dahil sa bilis ng pagkilos ng matandang yon, nagawa nitong matapyasa ng libretang kanyang tangan. Paglayo nito ng bahagya sa kanya, agad naman niyang ibinalik sa hawakan ng latigo ang libreta sabay sugod sa kinaroroonan nito. Naging kampante na noon si Tadag na umatake, gawa ng tanging silang dalawa na lamang ang naroon. Sa pagpapatuloy ng kanilang duelo, ramdam niya ang pagiging pantay nila pagdating sa pisikal na lakas. Lahat ng pag-ataking ginagawa niya, walang kahirap-hirap naman yung nasasalag ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, halos ginawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya para lamang lumamang sa laban nila. Pagsilay niya sa matandang unti-unting lumalayo sa kinaroroonan niya, buong puwersa naman niya yung sinugod habang walang habas na pinaghahampas ng kanyang latigo. Paglapit niya rito, dali-dali naman niya yung hinawakan sa leeg habang pilit na itinutumba sa lupa. Naging mahirap para kay Tadag na pabagsakin ng matandang yon sa kadahilan ng pakiramdam niya nakabaon sa lupa ang mga mata nito dahil sa hindi nito maipaliwanag na bigat. Habang nagbubuno silang dalawa, maigi namang nag-iisip ng paraan si Tadag upang madarag sa lupa ang matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maramdaman niyang malaya ng nakakagalawang kanyang kaliwang kamay, dali-dali naman niyang hinugot ang kanyang punyal, sabay unday ng saksak sa balikat nito. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa tuluyan ng manghina ang matanda. Nang maramdaman niyang hindi na yon makakalaban, agad naman niyang tinisod ang paa nito, sabay tali sa leeg ng kanyang latigo. Matapos niya yung gawin, agad naman niyang ipinakaladkad sa anggitay at tikbalang ang matanda upang masigurong tuluyan na yung manghihina. Halos ilang kilometro din ang nilakbay ng dalawang engkanto bago yung tuluyang bumalik sa kanyang kinaroroonan. Pagbalik ng mga ito, nasipat na lamang niya ang pinuno ng pispis na halos lasog-lasog na ang buong parte ng katawan.
wala na din yung malay gawa ng nagtamo ito ng malalalim na biyak sa bungo. Nang mapagtanto niyang patay na ang kanyang kalaban, agad naman niyang inabisuhan ng dalawa na ilibot sa buong baryo ang bangkay ng matanda. Bago yun umalis sa kinaroroonan niya, mariin naman niya yung inabisuhan na hanapin si Tandang Ibok at si Manong Kamat. Nais niya kasing malaman ang kalagayan ng dalawa at iba pa niyang mga kasama, lalo pat kanina pa silang hindi nagkikita. Nang marinig naman yon ang kanyang kaibigan, agad din namang sumang-ayon ang mga ito habang mabilis ang tumatakbo papalayo. Nang si Tadag na lamang ang natira sa lugar, wala na siyang nagawa kundi ang mapaupo habang pinagmamasdan ang mga bangkay na nagkalat sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, hindi niya maiwasang mapaisip ng tungkol sa kahalagahan ng buhay at kung bakit yung kinakailangang ibuwis para sa mga nilalang na hindi naman karapat dapat. Unti-unti ding nanumbalik sa kanyang katawan ng takot sa panahong muli niyang kahaharapin ang diwata ng kamatayan. Habang nag-iisip ng malalim itong si Tadag, naramdaman niya ang paglapat sa kanyang katawan ng presensya ng kaptan. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng kanyang inaalala ukol sa mga huling sandali ng buhay niya. Bagaman nakakaramdam na siya ng kapanatagan, hindi niya maiwasang mapaisip sa bawat kaluluwang naninirahan sa mundo ng mga tao. Labis siyang naguguluhan sa estado ng pamumuhay ng mga ito at sa kung ano ang nagbibigay sa kanila ng rason kung bakit nila kinakailangang manatili sa kabila ng kawalan ng permanente sa mundo. Bakit ba tayo nabuhay kung mamamatay lang din naman? Hindi ko maunawaan ang kahulugan ng buhay na ito. Marami sa mga kaluluwang naliligaw. Purong material na bagay ang pinapahalagahan, higit sa ano paman. Madadala ba nila yan sa langit? Anong silbi ng pagkakaroon ng malawak na lupain kung ilang metro lang din naman ang iyong magagamit? Ay, kailan pa kaya nila mauunawaan? Iisa lang ang makakapagligtas sa sanlibutan. At yun ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Wika ni Tadag. Matapos niyang makapagwika, tanging pagbuntong hininga na lamang ang kanyang nagawa habang naghihintay sa dalawa niyang kaibigan. Maya-maya pa, nang akmang tatayo na siya, bigla na lamang niyang narinig ang pag-ubo ni Tandang Ibok habang sumasagot sa kanya ng, "Huwag mong isipin ang mga bagay na yan. Tandaan mo, lahat ay balanse sa mundong ito. Kapag merong mabuti, meron ding masama. Kapag may mangmang, meron ding matalino. Ang pagtutuklas sa kahulugan ng buhay ay hindi madaling paksa, iho. Kinakailangan mong gumugol ng ilang dekada ng buhay mo para maunawaan ito. Gayunpaman, natutuwa ako sa iyo. Sa iyong murang edad, napakaganda na ng mga nagiging katanungan mo sa sarili mo." Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, hindi niya mawari pero pakiramdam niya na sagot na ni Tandang Ibok ang mga katanungang umiikot sa isipan niya. Ilang beses din niyang tinanong ang matanda ukol sa mga tanong na yon pero imbis na sumagot ito, tinatawanan lang siya nito. Sa pagbalik ng dalawa niyang kaibigan sa kanilang kinaroroonan, agad naman siya nitong inabisuhan ukol sa pagwawakas ng digmaan. Dalawa sa mga tauhan niya ang nagtamo ng matinding pinsala sa katawan, subalit nasa maayos na yung kalagayan. Dagdag pa ng pinuno ng mga tikbalang na iligpit na din ni Manong Kamat ang demonyong kalaban nito. Matapos naman yung marinig ni Tadag, napangiti lang naman siya habang nagpapasalamat. Maya-maya pa, pagsilay niya sa kanyang mga kaibigang naglalakad na papalapit, agad naman niya yung sinalubong at isa-isang niyakap. Labis-labis ang pagpapasalamat niya sa mga ito, gawa ng kahit nalalagay na sa alanganin ng kanilang grupo, hindi pa rin yun tumalikod sa kanilang mga paniniwala.
Sa pagsapit ng alas 4 ng madaling araw, nagpasya na silang humanap ng lugar na mapagpapahingahan. Hindi na nakakampante noon ang kanilang grupo sa kadahilan ng papalapit na sila sa mga nilalang na totoo nilang kalaban. Inaasahan na rin nilang may aatake sa kanilang mga nilalang anumang oras at pagkakataon. Okay. Teka lang ha. Sabi sa dulo, papalapit na sila sa mga totoo nilang mga kalaban. Mga totoo nilang kalaban. So ibig sabihin, itong mga nadaanan nilang baryo eh, hindi pa ito yung totoo nilang kalaban. Kasi kung tutuusin, ang lalakas na nito eh. Siguro ang gustong iparating nito eh, yung mga talagang matitindi tsaka malalakas nilang kalaban, paparating na sila dun. Ang tanong ngayon, kayanin pa kayang makausad ng grupo ni Tadag? O meron silang isang baryo na mapupuntahan tapos lahat sila ubos? Well, hindi natin masasagot ang bagay na yan. Nakadepende yan sa takbo ng kwento natin sa 42 at 43. Bukas ang labag natin nun. Pahintay na lang ako. Salamat.